Maligayang pagbabalik sa ating Mother Tongue-based class. Ako si Teacher Crisel, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Ang ating paksang aralin ay kaantasan ng pang-abay na pamaraan. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe, like, at bell button para maging updated sa mga susunod pa nating aralin. Huwag rin kalimutang pindutin ang share button para maibahagi ang ating mga kaalaman sa araw. Ang ating mga layunin para sa ating paksang aralin ay matukoy ang kahulugan ng pang-abay at matutukoy at magagamit ang pang-abay na pamaraan sa iba't ibang antas. At bilang sukatan ng ating nalalaman tungkol sa ating paksang aralin, sabutan muna natin ang unang pagsubok. Para sa panuto, piliin ang angkop na pang-abay na pamaraan upang mabuo ang pangungusap. Isulat sa malinis na papel ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ang sakit na COVID-19 ay patlang na lumaganap. A. Magaling, B. Mahusay, o C. Mabilis. Ang sagot ay titik C, mabilis. Para sa ikalawang bilang, ang paglabas ng bahay ay patlang na ipinagbabawal sa panahon ng pandemya. A. Dahan-dahan, B. Mahigpit, o C. Matulin. Ang sagot ay titik B, mahigpit. Para sa ikatlong bilang, ang pamahalaan ay patlang na pinatutupad ang health protocol. A. Maigting, B. Maluwag, o C. Mahinahon. Ang wastong sagot ay titik A, maigting. Para sa ikaapat na bilang, sinabi ko ng patlang sa aking ina na may lagnat ang natutulog kong kapatid. Titik A, mahina, B, malakas, o C, pabulong. Ang sagot ay titik C, pabulong. Para sa ikalima at huling bilang, bumangon ako ng patlang dahil may narinig akong ambulansya sa labas ng bahay. A. Mabilis, B. Marahan, o C. Masaya. Ang wastong sagot ay titik A, mabilis. Ang inyong mga puntos at kasagutan ang magiging basehan ng ating talakayan sa araw na ito. Isunod nating sagutan ang baliktanaw. Para sa panuto, isulat sa sagutang papel ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Kayo ay magkakaroon ng sapat na oras para sa pagbabasa at pagsusagot ng tahimik. Unang bilang, sa paggawa ng 3 hanggang 5 talatang procedural, kinakailangan ng magkakasunod ang ibabahaging kaisipan. Ikalawang bilang, ang talatang procedural ay hindi maaaring gamitan ng hudyat na salita. Ikatlong bilang, kailangan nakapasok ang unang pangungusap sa pagbuo ng talatang procedural. Ikaapat na bilang, ang margin ay ang espasyo sa magkabilang gilid ng papel na pagsusulatan ng talatang procedural. Ikalimang bilang, maliit ang letra na ginagamit sa umpisa ng pangungusap na bumubuo sa talatang procedural. Simulan na ang inyong pagsasagot. Iwasto natin ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay tama. Sa ikalawang bilang ay mali. Sa ikatlong bilang ay tama. Sa ikaapat na bilang ay tama. At ang panghuling bilang ay mali.
Sana ay nakakuha kayo ng mataas na puntos tungkol sa pagbabalik-aral natin sa ating nakaraang aralin na pagbuo ng talatang procedural. Simulan na natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagbasa ng talambuhay at pagsasagot sa mga tanong matapos ang ating pagbabasa. Ang pamagat ng ating babasahin ay ang aking talambuhay, hangus aklat ng learning material, Mother Tongue Base 3, pahina 332. Ang pangalan ko ay Giselle Saavedra. Ipinanganak ako noong Setyembre 21, 2005, sa Gabi, Cordova, Cebu. Lima kami sa pamilya. Ang aking ama ay isang seaman at kasalukuyang empleyado sa isang pribadong kumpanya. Ang aking ina ay isang guro. Siya ay isang government employee. Nag-aaral ako sa paaralang elementarya ng Gabi. Noong ako ay 5 taong gulang pa lamang, nagkusa akong sumali sa isang paligsahan sa sining sa kinder. Ang mga detalye sa paligsahan ay hindi lahat na ipaalam sa akin. Ang tema ay hindi nasabi ng wasto sa akin ng aming guro. Nalaman ko lamang ang tema sa panimulang palatuntunan. Akala ko ay hindi tama ang aking disenyo. Laking gulat ko ng maraming nagandahan dito. Una, buong tiwala akong gumuhit ng malaking puso sa kartolina. Ikalawa, ay maingat kong inilagay ang larawan ng aming pamilya sa gitna. Kasunod nito, malinaw kong iginuhit ang isang anghel sa itaas ng kanang bahagi ng kartolina. Sa pagtatapos, isinulat ko ng malalaking titik ang pamagat na Mahal ko ang aking pamilya. Sa programa ng pagkilala, lahat ng mga nanalong sining ay dinala sa entablado. Lalo akong kinabahan dahil nakita ko ang aking gawa roon. Nang ipahayag ang nagwagi, ako ang champion. Pumalakpak ng malakas ang mga manonood nang ipakita ang aking sining. Mabilis na tumakbo sa akin ang aking ina at niyakap ako ng mahigpit. Balikan at halalahanin ang ating binasang teksto at sagutan natin ang bawat tanong tungkol dito. Para sa unang tanong, paano naging bahagi ng paligsahan si Giselle? Ang posibleng sagot ay nagkusang sumali si Giselle Saavedra sa paligsahan sa kinder. Kalawang tanong, ano ang naging problema ni Giselle sa pagbuo ng kanyang disenyo? Ang maaaring sagot ay, hindi nasabi ng wasto ng kanyang guro ang tema ng paligsahan. Para sa ikatlong tanong, ano ang proseso na ginawa ni Giselle sa pagbuo ng kanyang disenyo? Ang maaaring sagot ay, maingat na inilagay ni Giselle ang larawan sa kanyang pamilya sa gitna at malinaw niyang iginuhit ang anghel sa itaas na bahagi ng kartolina. Para sa ikaapat, ano ang naging reaksyon ng mga manunood sa ginawang disenyo ni Giselle? Ang maaaring sagot ay, pumalakpak ng malakas ang mga manunood. Para sa ikalimang tanong, paano pinakita ng kanyang magulang ang pagkatuwa sa kanyang pagiging champion? Ang maaaring sagot ay, mabilis na tumakbo papalapit sa kanya ang kanyang ina upang mayakap siya. Ngayon ay balikan natin ang mga salitang may salungguhit sa ating mga naisagot. Narito ang salita katulad ng nagkusa, wasto, maingat, at malakas. Ang tawag sa mga salitang ito ay pang-abay na pamaraan. Alamin natin ang kahulugan ng pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay tinatawag na adverb of manner sa Ingles. Ito ay uri ng pang-abay na naglalarawan kung paano isinasagawa ang isang pandiwa at sumasagot sa tanong na paano. Ito ay ginagamitan ng panandang mahabang ng, na, at maiksing ng. Ang pang-abay na pamaraan ay may tatlong kaantasan. Narito ang lantay na antas, pahambing na antas, at pasukdol na antas. Kilalanin natin ang bawat isa.
Unahin natin talakayin ang lantay na antas. Ito ang pangunahing antas ng pang-abay na pamaraan. Ginagamit ito kung walang ginagawang paghahambing. Halimbawa, si Lauro ay mahusay tumugtog ng gitara. Si Lauro ang ating pinag-uusapan sa pangungusap. Paano tumugtog ng gitara si Lauro? Mahusay. Ito ang pang-abay na pamaraan na nasa lantay na antas. Pangalawa, maingat na inayos ng nanay ang mga damit. Ang pinag-uusapan sa pangungusap ay nanay. Paano inayos ni nanay ang mga damit? Maingat. Ang pang-abay pamaraan na nasa lantay na antas ay maingat. Ito ay halimbawa ng mga pangungusap na walang pinaghahambing at nasa lantay na antas ng pang-abay na pamaraan. Kasunod nito ay ang pahambing na antas. Ito ang ikalawang antas at ginagamit kung mayroong dalawang bagay, tao o lugar na ipinaghahambing. Ginagamitan ito ng mga katagang mas, higit na, kaysa at iba pa. Halimbawa, mas mahusay umawit si Rosie kaysa kay Nori. Ang dalawang taong ipinaghahambing natin sa pangungusap ay sina Rosie at Nori. Paano umawit si Rosie? Mahusay. Ito ang pang-abay na pamaraan at ang palatandaan upang ito ay tawaging pahambing na antas ay mas at kaysa. Mas mahusay. Susunod, higit na kawili-wiling mamasyal sa C6 kaysa sa Vista Mall. Ang dalawang lugar na ipinaghahambing ay C6 at Vista Mall. Paano mamasyal sa C6 kaysa sa Vista Mall? Kawili-wili. At ang palatandaang salita upang ito ay tawaging pahambing na antas ay higit na at kaysa sa. Kasunod nito ay ang pasukdol na antas. Ito ay ginagamit kapag ang isa ay inihahambing sa dalawa o higit pa. Ito ang pinakamataas na antas ng pang-abay at nagpapahiwatig ng kasukdulan. Ginagamitan ito ng mga katagang pinaka, ubod ng, hari ng, nuno ng, napaka at iba pa. Halimbawa, pinakamabilis tumakbo si Lucio sa aming tatlo. Ang pang-abay na pamaraan ay pinakamabilis. Ang pinag-uusapan sa pangungusap ay si Lucio na inihaambing sa tatlong tao. Susunod, ubod ng lakas ang sigaw ni Ruel nang sabayan niya ang sigaw ng kanyang mga kapatid. Ang pang-abay pamaraan ay ubod ng lakas. Ang pinag-uusapan sa pangungusap ay si Ruel na inihaambing sa kanyang mga kapatid. Dahil natalakay na natin ang kahulugan ng pang-abay na pamaraan at ang tatlong antas nito, subukan nating sagutan ang unang gawain. Piliin ang angkop na kaantasan ng pang-abay na pamaraan na nasa panaklong. Isulat sa papel ang iyong napiling sagot. Para sa unang bilang, mahigpit, mas mahigpit, pinakamahigpit na ipinagbabawal ang pakikipagkamay sa panahon ngayon. Ang sagot ay mahigpit. Para sa ikalawang bilang, matamlay, mas matamlay, napakatamlay ng turismo ngayon sa lahat ng panahon dahil sa pandemya. Ang tamang sagot ay napakatamlay. Para sa ikatlong bilang, si Jenny ay mabilis, mas mabilis, pinakamabilis sumagot ng module kaysa sa kanyang kakambal na si Jessie. Ang wastong sagot ay mas mabilis. Para sa ikaapat na bilang, si Julieta ang mahusay, mas mahusay, pinakamahusay sumagot sa online class ng buong klase.
Ang wastong sagot ay pinakamahusay. Para sa ikalima at huling bilang, narinig ang malamyos, napakalamyos, mas malamyos na tinig ni Lian nang siya ay kumanta kasama ang mga kalahok sa paligsahan. Ang wastong sagot ay napakalamyos. Sana ay nakuha niyo lahat ang wastong sagot para sa ating paksang aralin at unang gawain. Sunod naman nating sagutan ang ikalawang gawain. Para sa panuto, tukuyin ang antas ng pang-abay na pamaraan na ginamit sa pangungusap at isulat sa sagutang papel. Kayo ay magkakaroon ng sapat na oras para magbasa at magsagot ng maayos. Basahin natin ang talata. Nasasabik na akong lumabas ng bahay dahil mas gusto ko na makipaglaro sa aking mga kapatid kaysa sa aking mga kaibigan dahil bawal lumabas ng bahay. Pinakamasaya ang pakikipaglaro sa aking mga kaklase kung makakabalik sa normal ang lahat. Mas madali rin kaming matututo sa mga aralin kung kami ay nasa loob ng silid-aralan. Gusto kong bumalik na sa dati ang lahat. Basahin mabuti ang mga salitang may salungguhit at magsisimula na ang inyong oras ng pagsasagot. Tapos na ang nakalaang oras at iwasto natin ang inyong mga napiling kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay lantay na antas. Sa pangalawang bilang ay pahambing na antas. Sa pangatlo ay pasukdol na antas. Sa pang-apat ay pahambing na antas at sa panglima ay lantay na antas. Sana ay nakakuha kayo ng mataas na puntos upang makadagdag ito sa inyong kaalaman tungkol sa ating paksang aralin. Para sa ikatlong gawain, ang ating panuto ay basahin ang pang-abay na nasa loob ng panaklong at isulat ang angkop na antas ng pang-abay na pamaraan upang mabuo ang pangungusap. Kayo ay mayroong sapat na oras para basahin at unawaing mabuti para makapagsagot ng maayos. Para sa unang bilang, ipinamahagi ng patlang sa aming health center kaysa sa ibang lugar. Ang pang-abay sa panaklong ay mabilis. Para sa ikalawang bilang, patlang na pinamunuan ng punong lungsod ang pagbabahagi ng bakuna. Ang nasa loob ng panaklong ay mahusay. Pangatlong bilang, sa lahat ng mga frontliners, ang mga doktor ang patlang na nagbakuna. Ang nasa loob ng panaklong ay salitang maingat. Para sa ikaapat na bilang, ang mga mamamayan ay patlang pumila para magpabakuna. Ang salitang nasa loob ng panaklong ay matyaga. Para sa ikalima at huling bilang, nagpasalamat ng patlang sa mga frontliner ang mga nabakunahan. Ang salitang nasa panaklong ay taos puso. Magsisimula na ang oras para sa inyong pagsasagot. Oras na para iwasto natin ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay mas mabilis. Ipinamahagi ng mas mabilis sa aming health center kaysa sa ibang lugar. Para sa ikalawang bilang, ang sagot ay mahusay. Mahusay na pinamunuan ng punong lungsod ang pagbabahagi ng bakuna.
Sa ikatlong bilang, ang sagot ay pinakamaingat. Sa lahat ng mga frontliners, ang mga doktor ang pinakamaingat na magbakuna. Para sa ikaapat na bilang, ang wastong sagot ay matyaga. Ang mga mamamayan ay matyagang pumila para magpabakuna. Para sa ikalima at huling bilang, ang tamang sagot ay taos puso. Nagpasalamat ng taos puso sa mga frontliners ang mga nabakunahan. Nakuha niyo ba ang lahat ng sagot? Kung ganon, naiintindihan at nauunawaan niyo na ang ating paksang aralin. Oras na para sa huling bahagi ng ating pagsusulit. Para sa panuto, buuin ang pangungusap, isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, si Nico ay patlang sumagot sa online class. A. Pinakamahusay. B. Mas mahusay. C. Mahusay. Ang sagot ay A. Pinakamahusay. Para sa ikalawang bilang, patlang kumuha ng lagumang pagsusulit sa ngayon kaysa sa dati. A. Mahirap. B. Mas mahirap. C. Mahirap na mahirap. Ang wastong sagot ay mas mahirap. Para sa ikatlong bilang, si Mark ang patlang na nagbalik ng module sa buong klase. A. Mabilis. B. Mas mabilis. C. Pinakamabilis. Ang tamang sagot ay titik C. Pinakamabilis. Para sa ikaapat na bilang, nagpasalamat nang patlang ang mga guro sa suporta ng mga magulang. A. Taos puso. B. Mas taos puso. O C. Lalong taos puso. Ang wastong sagot ay A. Taos puso. Para sa ikalimang bilang, patlang sumabay sa online class sa hapon kaysa sa umaga. A. Mahirap. B. Mas mahirap. O C. Pinakamahirap. Ang tamang sagot ay mas mahirap. Ito na ang huling bahagi ng ating pagsasanay. Sana ay naunawaan ninyo ang bawat pagsusulit at nakakuha kayo ng matataas na puntos para na rin sa karagdagan ng inyong kaalaman tungkol sa ating paksang aralin. Ito na ang huling bahagi ng ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Crisel. Sana ay nadagdagan natin ang inyong kaalaman tungkol sa paksang araling kaantasan ng pang-abay na pamaraan. Maraming salamat. Paalam!